One, two, three, come on! Beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Zan. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Hindi talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C, plus dagdagan mo pa to ng Oni number 1. Dahil ang Oni isa tong shampoo conditioner treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo maging kasing ganda ng mamasa mo, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh ng mamasam ninyo. So yun nga guys, kinapos ng hininga. So iniimbitahan ko kayo na sana naman makapag-subscribe kayo dito sa Mamasam Vlog. Kaya sana sa lahat na nagmamahal sa akin, Samsam TV para sa aking bagong channel. So yon. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-subscribe na. O, diba? So, yung para matapos na yan. So, ito nga, Diyos ko, marami tayong chika na pag-uusapan ngayon ng bonggang-bongga. Ngayon ay naka-outfit ang lola ninyo, naka-makeup na fresh overload talaga kasi pupunta nga ako sa Miss Grand. So, yon. So, para pasabog. Kasi ngayon ang coronation night na Miss Grand Bangkok 2023. So yon, so nakakatuwa, no? Ang bilis nilang mag-pageant 2023 na kagad. Hindi pa nga lumalaban yung 2022 nila. Nakakaloka. So yon, ganun talaga. Mas mabilis, mas maiga, mas maraming ganap, mas panalo. So yon. So ito nga, marami tayong pagchichikahan ngayon ng bonggang-bongga sa social media na talaga naman, ay nako, magtataas sa mga kilay ninyo. Kaya guys, hindi na natin patatagalin, sisimulan na natin para sa unang chika. Sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Paula Ortega at Shasi, parehas na naging fourth runner-up sa mga nilabanan nilang national pageant sa Miss Switzerland at saka sa Miss Universe Spain. At least, di ba, napansin yung ganda nila kesa naman sa wala. Doon sa Pilipinas, hindi sila pinapansin ni runners-up ni pumasok man lang sa semifinals. Wow! At least dito, naging fourth runner-up sila. Ako, I'm so happy for them and congratulations. Kasi fourth runner-up is a fourth runner-up. Kahit paano pang sabihin natin na pang-apat lang yan, at least, di ba, narating nila yung fourth runner-up. Eh, sa iba nga, eh, hindi nga pumapasok, di ba? At least sila, pasok sila sa banga. So, yan lang, napatunayan nila talagang magaling ang may dugong Pilipino. At hindi lang dahil sa hindi sila nanalo ay wala na, walang caliber. Makaliber talaga sila. Nakita naman natin yung laban nila. Talaga namang plakado, planchado, at talaga namang bonggang-bongga na rumampa talaga sila. Kumbaga, magaling, magaling. Nakaka-proud sila. Kasi mag-Oni kayo para mag-title holder din kayo. Charot! So, yun. So, ayun. So, yun lang masasabi ko. Congratulations. And then, malay mo, di ba? May panahon pa at dumating yung mga magagandang offers sa kanila. So, keep it on lang. So, keep going. Sabi ng ganon, di ba? So, para sa sumunod na chika, sabing ganon, Miss Universe Spain, anong masasabi mo, Mama Sam? Ang masasabi ko sa kanya, magkasing ganda kami. Mag-iwasa yun. So, si Miss Universe Spain, ako para sa akin, siguro nakita ko yung kanyang ano, yung ganda na meron siya saka yung bubbly personality, yun yung nakakatuwa sa kanya kasi in-stalk ko siya sa Instagram at naloka naman ako sa kanya nung bonggang-bongga. Now I understood kung bakit siya ang nanalong Miss Universe Spain 2022. Yung kumbaga kasi meron siyang X factor na tinatawag kasi hindi lang naman kasi yan yung magaling ka rumampa, hindi lang yan yung magaling ka sumagot, dapat plakado din yung attitude. So siguro yung attitude yun napakabait at bubbly nga yung personality. Kaya siya ang pinanalo ng Miss Universe Spain, di ba? Para sa sumunod na chika, saming ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo, malalaman kaya ni Miss Universe Spain ang ating pambato na si Celeste Cortez, sino ang patok ang beauty sa kanila? Ano ba yan? Ako para sa akin, ang patok yung beauty ay syempre, parehas silang maganda, parehas din silang pang Miss Universe, pero syempre, Celeste Cortez is Celeste Cortez. Iba pa rin syempre yung sash factor na dala-dala ni Celeste Cortez because it's a Philippines, di ba? So, dapat ano, kumbaga, maghanda lang talaga sila parehas ng bonggang-bongga para sa kanilang competition sa darating na Miss Universe. At malay mo naman, parehas silang pumasok sa semifinals. Dati nga nangyari yun, di ba? Si Ariela Arida sa kasi Miss Universe Spain. Tapos nag-first runner-up pa si Spain. So malay mo maulit-uli yun. Basta siguro,
ano lang, gawin lang nila yung makakaya nila. Kasi kung pretty naman ang pag-uusapan, parehas naman silang pretty. Wala namang tapon sa kanilang dalawa. Ako na lang yung itatapon. So, ako para sa akin, laban lang. And then ipakita lang nila yung galing na meron sila. At malay mo naman dito ay manalo sila ng bonggang-bongga. Ganda ng meron sila. Basta gawin lang nila yung panlaban nila na kailangan talaga preparasyon. Nandun doon yung matinding preparasyon sa Miss Universe. Yung pasarela. Ito si Mrs. Spain, medyo hindi magandang maglakad. Kung hindi magandang maglakad si Celeste Cortez, mas tsakang maglakad itong si Miss Universe Spain. Nakakaloka. Pero nandun doon pa rin ako na umaasa pa rin ako mabibigyan niya ng magandang training. Diba? Kasi syempre Miss Universe Spain yan. Ganda kaya niya. Kung beauty, maganda talaga. Gusto ko yung beauty niya. Pero yung kanyang performance, yung kanyang pasarela, yung sa evening gown, Diyos ko Lord, kaya-kaya siya kabugin ni Celeste Cortez sa totoo lang. Pero syempre, training lang. So yon, para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Grand International at Telemundo, magsasanib puwersa. Ay nako, so wala namang masama kung gustong pumasok ng Telemundo dito sa Miss Grand para kasosyal nila, di ba? So Miss Universe naman, nangyayari naman yan. But it's time for Miss Grand na, I think. So siguro nakikita din ng Telemundo na nililigwak ang mga Latina sa Miss Grand at gusto nila manalo uli ang mga Latina. So tingnan natin kung ano yung ipapakita. But it's a business kasi, business to business. So syempre kung saan yung malakas yung business, doon didikit ang mga sponsor. So, alam naman natin yan. Para mas mapansin at mas para makilala pa yung mga pinopromote na kung ano-ano man dyan. Pero syempre, Telemundo, alam naman natin na kapag Telemundo ang humawak, gusto nila puro Latinas din ang mananalo. Kaya, guy, asahan na ninyo. Puro lutuan yan. Charot! So, luto na nga sinawat. Luto pa yung Telemundo. Wala na. Charot. Hindi. So, business yan. Business for sure. So, maganda yan. So, ito, para sa sumunod na chika, saling ganun, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Universe, malalagpasan kaya ng Miss Grand? Ayun, talaga naman may ganun eh, no? Ako para sa akin, syempre, Miss Universe is Miss Universe. Magkaiba ang Miss Universe at Miss Grand. Kanina nga may nagtanong sa akin dyan na parang malalagpasan ba ng after 5 years ng Miss Grand ang Miss Universe. Ang Miss Universe is already Miss Universe na. 71 years na sila. Si Miss Grand, 10 years. Nagpapakilala siya sa mundo ng pageantry at inilalaban niya yung pageant niya. Pareha sila ng gusto nila na, alam mo yon, may mahihatid sa atin na magandang entertainment, magandang program, at eto nga, syempre, ang beauty pageant. Ako para sa akin, magkaiba kasi yung kanilang ginagawa. Ibang brand ang Miss Grand. Ang Miss Grand, alam naman natin dyan, kailangan ang babae dyan, kailangan palong-palo. Talagang sasabihin mo na, go kung go, ganon, showdown kung showdown, di ba? Sa Miss Universe naman, syempre, iba pa rin yung pinapakita nila. Kumbaga parang sasabihin natin yung girls ay with quality talaga. Yung quality na masasabi mong pang Miss Universe, iba. So, 71 years, hindi madaling pinagdaanan yon. Kumbaga maraming ng struggle, maraming bagyo, maraming mga pagsubok ang dinaanan ng Miss Universe bago marating ang 71. And then, ang Miss Grand ay ngayon pa lang yung namamayagpag. Kaya hindi imposible na pasukin siya ng maraming sponsor dahil sa ingay ng Miss Grand. Imposible talaga na hindi yan pasukin. So, swerte ni Mr. Nawad kasi dumating siya sa punto na kaya niyang ilaban yung pageant niya. But syempre, 10 taon is not enough para masabi natin kung matibay na ba't matatag. Kasi ang Miss Universe, 70 years, di ba? 71 years. Inisipin mo, matanda pa yan sa mga nanay-nanay natin. Pero, nandoon na yan eh. Kaya ako, masasabi ko, legend na ang Miss Universe. At walang makakapantay sa Miss Universe. Miss Universe is Miss Universe. Miss Grand is Miss Grand. Ang Miss Grand, marami pa siyang dapat patunayan sa mundo ng pageantry. Para lang din yan ako, nagsisimula sa mundo ng pageantry. And then, marami pa akong dapat patunayan. Marami pa akong dapat gawin. So, hindi lang yung ganito. Hindi lang yung parang, ay nako, siyempre, kilala ka na. Dapat ganun. No. Wala tayo sa ganung moment. Kumbaga, nagpapakilala
pala pa rin tayo. At sa mundo ng pageantry, isa lang akong tuldok. Charot! So, di ba? So, ganun din siyempre si Miss Grand. Sa, andyan dyan kasi si Miss World, si Miss Universe, si Miss International, at saka siyempre si Miss Earth na naging 20 years na ngayon. Kumbaga, parang andyan na pumapasok na si Miss si Miss Grand International. So, bigyan natin sila ng pagkakataon na maipakita kung ano yung advocacy na meron sila at malaman natin yan in the future kung hanggang saan ba ang itatagal ng pageant ng Miss Grand International sa mundo ng pageantry. So, yun lang guys! Guys, ano ba guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Ligwakan na ba? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon. Para lagi kang masaya. And then, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na, wag na kayong umarte. At syempre, mag-oni kayo. Dahil ang oni, amoy channel siya at tunay na number one. O, diba? Kaya mag-oni ka na. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Mm-hmm.